ko ho ulit pasalamatan ng ilan sa ating mga kasamahan na nandito ngayon. Mula ho sa CSOs, nandyan ho ang CDP, Oxfam, CDRC, Buklod Tao, Dampa, World Vision, Accord, Action Klima, Kontragapi, Caritas Manila, Plan International, CIQC, Care International, Simon of Cyrene, SIPAG, Holy Cross, Save the Children, Philippine Federation of Deaf Youth, Rice Watch, GNDR, CBCP NASA, Coastal Core, WWF, UN Habitat, LDFI, PKKK po, tatlo. Alay Bayan Luzon, Anak, Child Fund, ADRA, Project NOAA, Pangisda, Aka Pinoy, Sama Una, ang Philippine Institute of Environmental Planners, CSD, Lapu-Lapu, EMI, Handicap International, ILO, UNDP, USAID, SPRO, KPKK, Netherlands, RC, Red Cross, PNASU, ang San Jose Heights, Kababaihan, Church of Nazarene, CCAP, EU, Awit Foundation, Operation Compassion, at ang Philippine Children's Network Incorporated. Palakpakan nyo nga ho yung inyong mga sarili. Maraming salamat po for coming here. Thank you. Bagaman malamig, okay lang ho. Ngayon ay ipagpapatuloy na ho natin ang ating susunod na panayam. Narito hong muli si Zach at si Steph. Okay, thank you, Venus. Salamat. Salamat sa Kontragapi. Ang galing niyo po. Bago tayo tumuloy, total, medyo nilalamigan po yung ating puto-puto. Pwede po tayong tumayo po tayo lahat. Let's stand up. Tumayo muna tayo. Okay, and gawa po tayo ng ating, let's make it rain. No? I'll do a rain clap. Ganito po yung rain clap. Sundan niyo po ako. Sisimula po tayo sa maliit na clap. Mahina po, maliit lang. Tapos, habang pababa, papalakas na papalakas. Ay, gusto ko yan. Okay. Yun, oh, diba? Okay. Pwede na yung rain indoor clap. Indoor rain. Rain dance. Oy, okay, rain dance. Yan yung rain yun. Dance at rain clap. Rain dance. Pwede very pong gawin mamaya. Oo. Appropriate talaga dito nga sa ano, usaping disaster. Habang bumababa, mas lumalakas. Nagkakaroon ng climate change indoors. Pwede. Diba? Pati yung katawan nyo may climate change. Okay. Okay, thank you. Tuloy na po tayo sa ating next speaker. Ang susunod na plataforma na ating kikilatisin ay kay former DILG Secretary Ginoong Mar Rojas. Yun. So, makakasama po natin ngayon ang kinatawan ni Ginoong Mar Rojas mula sa Partido Liberal, ang si Akbayan Representative Barry Gutierrez. Pero basahin ko muna si Mar, no, yung profile sige ni Mar. Okay. So, siguro kilala niyo po si Mar Rojas, pero let's listen po to his profile na binigay po ng office niya. Mar Rojas is a good man in a storm. Always in the front lines, he was in Tacloban before Typhoon Yolanda struck in 2013. His presence, leadership, and crisis management skills allowed for the restoration of communications in under a week and the quick cleanup leading to the reestablishment of transport facilities, enabling the influx of relief into affected communities. Concerned about the increasing frequency and intensity of storms brought about by climate change, he sought a policy to mitigate its impact on the citizens of the Philippines. Under his leadership, the DILG, or the Department of the Interior and Local Government, spearheaded Operation Project Listo, a minimum preparedness checklist that helped ensure local government units are aware of what they need to do before, during, and immediately after a natural disaster. So this deliberate, programmatic, and sustained approach ensured that government resources are efficiently and effectively utilized to minimize the risk to citizens. His introduction of a proactive approach has revolutionized DRRM in the country. Okay, yun. Very appropriate, no? Kasi yun nga. We need to talk about what the government has done or what our current government is doing. Right. And hopefully, if Mar Rojas wins, what he will continue or what he will implement as new policies. Yeah. So, who will speak on behalf of Mar Rojas? Right. And let's be honest, marami talaga ata siyang nakukuhang komento, no? Both on of the course, good and of positive. Course, tama. Kaya, medyo exciting talaga tong susunod na candidate. But
yun nga, he's not, wala po siya dito, pero nandito po ang representative niya. At yun, katulad na po ni Dr. Nenelin, ang representative din ni Sec. Rojas, no, ay marami rin po talaga siyang nagawa. Okay? So ito po yung profile na ibinigay. Akbayan Rep. Barry Gutierrez is the current spokesperson. So spokesperson po siya ng Daang Matuwid Coalition at spokesperson din po siya ng presidential campaign ni Sec. Rojas. Sa buong professional career niya, he has been a tireless human rights advocate, a public interest lawyer, a committed public servant, and a dedicated educator and a family man. He is also a firm environmental advocate who has authored a packet of bills aimed at disaster-proofing our communities from natural and man-made disasters. Kasama po dito yung NALUWA, or yung National Land Use Management Policy, the bill strengthening the Philippine Environmental Impact Assessment Law. Kasama din po dito yung Youth and Disaster Risk Reduction Bills at ang Internally Displaced Persons Bill. And a resolution calling on the Committee on National Defense to convene the Congressional Oversight Committee for the purpose of conducting the Sunset Review of RA 10121, or yun nga, yung Philippine Disaster Risk Reduction Act ng 2010. So nung 2000, oh sorry, being a product of a public school system, he attended the UP Integrated School. Tapos nagpisay po siya, Philippine Science High School for Higher Learning. Noong 1994, graduate po siya ng cum laude sa UP School of Economics. Tapos tinanggap naman po niya yung degree niya from the College of Law sa UP noong 1998. Noong 2004, Gutierrez obtained his Master's in Law, LLM po, ng Public Service Law, specializing in International Law and Economic and Social Rights from NYU, New York University, where he studied under a joint scholarship grant from the Fulbright Foundation and the NYU Global Public Service Law Project. He served as an assistant professor at the College of Law in UP Diliman despite his busy schedule from 2001 hanggang 2011, and at the same time served as the director of the UP Law's Institute for Human Rights. He has held positions of esteem such as being the executive director of the Economic and Social Rights Advocacy Center from 2004 hanggang present po, acting as the chief legal counsel to the Liberal Party senatorial slate for the 2010 national elections. At undersecretary din po siya ng Office of the Political Advisor of the Office of the President. So sabi po dito, for Barry, serving the Filipino people is his way of repaying the country for what he has received in terms of education and opportunity. So isa rin po siyang public servant, no? So let's welcome Representative Akbayan Representative Barry Gutierrez. Good afternoon. Hello, Rep. Barry. Magandang hapon po. Hello. Maraming salamat na nandito po kayo ngayon. Maraming salamat sa invitasyon at salamat din on behalf of si Sec. Mar at yung kanyang campaign team. Okay. Ako po pala si Steph at siya po si Zach. Yes. I'm sure busy po lahat ng mga candidates and of course the campaign team. So we value po the time that you spent here. At sana lalo po pong malinawagan po tayo doon sa issues na hinaharap po ng bansa natin. At especially what Secretary Mar Ross experience was, not just in Typhoon Yolanda, but in government. Because I think that's, you know, there are many things that we don't see, no, dun sa how government is run. Maybe you can enlighten us. Kung yung mga challenges of really governing and at the same time also being part of a bigger system, which is the Philippine political system. So, meron po ba kayong, I guess, opening muna? Para before we get into the meat of the discussions. Just to perhaps say hi to our audience. Well, thank you for yung opportunity. Isang malaking paumanhin dahil wala nga si Sec. Mar this afternoon. He would really have wanted to come, considering na, gaya nga ng nabanggit nyo, disaster risk reduction and management is really one of the issues na natutukan niya during his tenure as DILG Secretary. He was there on the ground personally for some of the most serious
challenges in terms of disasters that our country had to face. Yolanda, of course, Ruby, yung earthquake sa Bohol, and other examples. So this is an issue that he would have really wanted to talk about and have the opportunity na mapakinggan yung mga concerns ng mga ating mga kababayan about it, as well as talking about his own vision o kung ano pa ang pwedeng gawin para ma-improve yung current system. But unfortunately, alam naman natin ngayon, kahit hindi pa nagsisimula ang official na kampanya, lahat ng mga kandidato ay talagang pursigido ng umiikot, nagpapakilala, and therefore he couldn't really spare. Walang ano sa schedule, so akong napadala. Hopefully, we'll have a very, very productive na usapan ngayong hapon. And ako, personally, I look forward dun sa magiging diskusyon natin. So, maraming salamat. So, whatever you say can and will be used against Mar. Oo. Talagang accountable kayo sa lahat ng mga sasabihin nyo at sasabihin namin. Okay, sabi po kasi okay, nito nga. Kung magiging okay. Pangulo po siya, no? So, punta pa tayo sa... well, let's talk about the general question muna, no? Kasi tinanong pa namin kay Dr. Nenelyn Santiago on behalf of Senator Miriam Defensor Santiago. Ano yung kalagayan po ng climate change o pagbabago po ng klima at well, siguro yung disaster management system na po ng bansa. Ano po yung sa tingin po ninyo or tingin po ni SECMAR yung current system po natin ngayon? Well, unang-una, kailangan nating sabihin na undeniable, kitang-kita na ng mga ordinaryong mamamayan that climate change has really wrought isang napakabigat na problema para sa atin in terms of yung intensity ng mga bagyo na dumadating sa ating bansa. Dati-dati pa naman, siguro sa isang taon, mga 20 typhoons ang dumadating sa ating bansa. To a certain extent, naging way of life na para sa atin. But over the past few years, kitang-kita yung pagbabago. Mas malakas, nagkakaroon tayo ng mas madalas na pagdalaw ng mga super typhoon. Ang pinaka-extreme na example na nga niyan ay Yolanda, na lumalabas even in our entire recorded history, hindi lang ng Pilipinas, pero ng buong mundo. Pinakamalakas na bagyo na tumama at nakaapekto sa isang populasyon ng mga tao. Bukod dyan, yung patterns na pinupuntahan ng mga bagyo. Dati, alam mo, Mindanao, halos hindi tinatamaan, pero over the past few years, kita natin, mamamalakas na mga bagyo, tumatama sa Cagayan de Oro, tumatama sa mga areas na normally hindi dati naaabot, and that has created also a new set of challenges para dyan. So, yun ang starting point. It's a given that climate change is a new challenge. It has upped the ante, so to speak, in terms of what government and local communities have to do in terms of disaster preparedness, in terms of disaster resilience, in terms of disaster management. And it's something that we have to come to terms with. Hindi yan magbabago in the near future. Kailangan nating magbago ng ating mga sistema at ng ating mga consciousness para matugunan yun. So that's the first thing sa tingin ko. Secondly, it's a matter na lahat tayo apektado. Pag tumama ang isang malakas na bagyo sa isang komunidad, hindi mo pwedeng sabihin problema lang to ng local government o problema lang to ng mga ahensya na nakatutok talaga. Lahat kasi apektado eh. And to a certain extent, lahat may responsibilidad na kumilos. Kaya a large part of the efforts of the government agencies, and particularly the DILG under SECMAR over the past few years, has actually been to help prepare yung communities for disasters. So hindi lang ang kinakausap ahensya, hindi lang ang kinakausap yung mga LGUs o yung mga local leaders, yung mga ordinaryong mamamayan, mga kabataan, mga members ng barangay, yung mga taong active sa mga organizations, lahat sinusubukang bigyan ng kakayahan at lahat sinusubukan ng bigyan ng kaalaman para alam kung anong gagawin before, during, and after magkaroon ng disaster. To a certain extent, nagiging way of life na eh, sad to say. But it's something na it's a challenge that we have to rise up to. Lahat tayo merong stake dito at kailangan talaga mapalakas ang sistema with the end view na bawat membro ng komunidad alam kung anong gagawin at merong tulungan na mangyayari between community members, yung kanilang local government, at yung national agencies na concerned. Because right now, under yung ating existing law sa disaster risk reduction, it's really still the LGUs who are at the front line. Sila yung primary duty holder, but which is not to say na hindi malaki ang maging papel din dapat ng mga national agencies at yung mga taong nandun sa komunidad mismo. Comes po to
yung sino pong apektado? Sa tingin niyo po, sino po yung pinaka-apektado pagdating sa isang natural disaster, isang saka climate change, yung larger picture ng climate change? Who would you say are the sectors na talagang kailangan tugunan ng pansin ng gobyerno? Well, tingin ko, walang pwedeng magsabi na hindi ka apektado. To a greater or to a lesser extent, tatamaan na tatamaan lahat tayo. Okay? Tatrabaho ka sa Maynila, pag bumagyo dito, bumaha, apektado trabaho mo. Apektado yung pagbiyahe mo. Kung nakatira ka sa isang komunidad sa Samar, for example, tinamaan kayo ng bagyo, definitely apektado kayo. There are some sectors na mas vulnerable. For example, halimbawa, yung mga kababayan natin na ang trabaho ay, o ang hanap buhay ay may kinalaman sa pangingisda o may kinalaman sa pagsasaka, mas vulnerable sila dun sa usapin ng bagyo o iba pang sakuna dahil siyempre, pag bumagyo, sira ang tanim, walang hanap buhay, walang kikitain. Kung bumagyo, hindi ka makakapangisda, mawawalan ka din ng hanap buhay. Pero may mga iba pang sektor na affected. Mga kabataan, madidisrupt ang kanilang pag-aaral. Yung mga local government officials, siyempre, responsibilidad nila primarily na makatugon, so kailangan nilang mas maghanda para sa ganyang klaseng mga sitwasyon. Yung mga urban poor communities natin, mga informal settlers, madami sa mga informal settlers, yung kanilang kinalalagyan, nasa mga lugar na vulnerable sa baha o vulnerable sa pagtaas ng tubig kapag malakas ang ulan. So, may mga mas specifically vulnerable, pero gaya nga ng nabanggit ko, hindi dapat nating isipin na problema lang ito ng mga sektor na yon. May mga sektor na siguro mas kailangan natin bigyan ng pansin, mas bigyan natin ng tutok para makapag-prepare sila, mas paglaanan natin ng pondo at ng atensyon ng gobyerno dahil sila yung vulnerable. Pero lahat ng tao, lahat ng mamamayan, kailangan merong consciousness na ito ay problema nating lahat, meron tayong responsibilidad dito, at kailangan nating maghanda. Lalo na ngayon, na hindi na predictable kung saan pupunta yung mga bagyo eh. Saka yung intensity niya. At yung intensity. So dapat at ang minimum, bawat lahat tayo dito, alam natin kung anong gagawin natin pag bumagyo. Ano dapat yung mga preparasyon na ating gagawin bago tumama yung bagyo, at during and after, ano yung pwede nating magawa para una, ma-insure yung safety ng sarili nating pamilya, yung safety ng ating mga kasama sa komunidad, at kung hindi naman sa atin tatama, ano yung pwede nating magawa para makatulong naman dun sa mga ibang naapektuhan nung mga ganyang klaseng sakuna. Alalahanin natin, nung tumama ang Yolanda, a huge part talaga ng response nang galing sa mga ordinaryong mamamayan. Hindi lang, of course, mga foreign donors na nagsipasukan dito, pero madami ding mga volunteers galing Luzon, galing Mindanao, nagpunta dun sa lugar na yun. At sa tingin ko, that's one of the things na kailangan nating cultivate. Yung sense of community na makocover hindi lang yung sarili nating neighborhood o yung sarili nating barangay, pero yung sense of community natin bilang isang bansa. Kong Barry, pero ano lang, just to throw it out there. Sure. Siguro po kasi, sinasabi po kasi ng mga tao na yun nga ho eh, marami po kasing pumunta sa Tacloban or sa mga Yolanda-affected areas na mga regular citizens. Dahil nga po, baka nagkaroon din ng pagkukulang ang ating gobyerno para mag-respond, whether it be prepare or even respond sa mga nangyari po, sa mga gayong klaseng mga disasters. So tama po naman na syempre tulungan po tayo, pero meron pa rin po siguro talagang pagkukulang, no? Well, sa akin ganito, hindi naman ibig sabihin na nag-encourage tayo ng a greater level of community and citizen participation ay sinisiro natin ang responsibilidad ng gobyerno. Paulit, malinaw naman, hindi lang sa ating batas, pero sa pulisiya na pinapatupad ng pamahalaan, na ang primary duty nandun pa rin sa gobyerno. Local government yan, sa ilalim ng batas, support ng national agencies. Pero, yun nga sinasabi ko eh, hindi pwedeng aasa na lang natin lagi. At some point, kailangan yung individual na mamamayan, yung individual na tao, alam niya kung anong kanyang gagawin. The best, one of the most important levels of preparedness in dealing with a disaster is yung preparedness at the level of the individual. Alam niya kung anong gagawin. Alam niya kung saan pupunta. Diba? Alam niya kung at the minimum sino ang tatawagan. Alam niya kung saan kukuha ng impormasyon. Yun yung mga kailangan natin siguro doon. And right now, that has been one of the main approaches ng gobyerno. Admittedly, sa Yolanda, madaming naging problema. Part of that, pwede nating i-attribute to, well, unprecedented yung lakas ng bagyo.
talagang wipe out lahat ng mga existing governance structures. Yung mga pin-replace ng mga relief goods, nabura sa lakas ng bagyo. Maaring merong slowness ng response dun sa level na yon. Pero ang importante kasi doon, after yung experience na yon, anong ginawa? Ano yung mga pagbabagong na-implement? And there have been a lot of things. If you look at yung level of preparation and response for Ruby, which was not quite as strong, pero also a super typhoon, makikita mo yung ano ang lessons na na-learn from yung experience with Yolanda and how that made a difference on the ground. Dun sa level of preparation, doon sa siguro swiftness ng evacuation sa mga lugar and so on. Okay. Yung nga po, sabi nyo nga po kasi ito yung bagong normal, no? The new normal. Okay. So from a more general perspective, punta po tayo sa mas specific naman. Ang susunod na tanong ay tungkol sa naging karanasan sa implementasyon ng Disaster Risk Reduction and Management ni Ginoong Rojas. Okay. So bilang Vice Chairperson for Preparedness of the National Disaster Risk Reduction and Management Council, ano-ano ang mga programang nagawa ni Sec. Rojas, particular sa mga vulnerable na sector ng lipunan? Yung major intervention na ginawa ni SECMAR as SILG, Secretary of Interior and Local Government, and as you said, because of that, Vice Chair ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, yung Project Listo. Okay. Project Listo, simply put, is essentially a program which provides a checklist for local government units. A checklist na mga kailangan gawin before, during, and after yung isang... So, ganun lang kasimple. It's a simple checklist, isang guideline. Ano yung mga dapat ma-insure nating nagawa bago dumating ang isang bagyo, habang nangyayari, at pagkatapos nito. And of course, malaki din ang papel na binibigay dyan doon sa pag-involve ng community. Diba? Lalo na sa information dissemination. Paano mo maikakalat yung impormasyon? Paano mo ma-insure kung yung smoothness ng evacuation, kung kailangan magkaroon ng evacuation, and so on. And to a large extent, this was, gaya nga nang binanggit ko kanina, offshoot na naging experience sa Yolanda. Nakita kasi sa Yolanda, ano yung mga nag-fail na mga government systems. Ano yung mga hindi naka-function dahil nabura talaga nung bagyo. So Project Listo was actually first implemented nung Ruby. And that was very successful. Napakababa nung naging casualty rate dyan. Very effective yung naging evacuations na kinundak at naging napakabilis nung relief operations as soon as nawala yung bagyo. Na-insure na clear yung mga kalsada, na-insure na dadating yung tulong kung saan siya kailangan sa isang madaling panahon. So, nakita dito yung effectivity. Si SECMAR mismo was actually there on the ground, just like he was with Yolanda. Hindi ko alam kung alam ng lahat ng tao dito, pero during Yolanda, siya at si Secretary Gasmin, our Secretary of National Defense, were there the day before at they stayed there for 2 weeks. Yung buong ano, hindi sila umalis hanggat hindi na-restore at least yung the basic na mga servisyong kailangan para makapagpasok ng additional aid. Sa Ruby, he was also there. He went around for more than a week sa mga affected na mga probinsya from Bohol to Eastern Samar, etc. And malaking difference ang talagang naging... nakita yung difference dun sa dalawang experiences because may mas malinaw na programa dito. So Project Listo is really one of the most innovative and I think most important interventions dyan. But apart from that, in-ensure that there is a greater level of coordination between yung LGUs at yung national government agencies. Again, one of the problems na nag-arise sa Yolanda, there was a certain level of confusion. Sino ba talaga ang merong responsibility pag ganito nangyari? Ano ang papel ng national government? Ano ang papel ng national agencies in relation to yung principal nakikilos dapat, which is the LGU? Kasi yun ang nakalagay sa ating batas. So, nagkaroon na tayo ng mas malinaw na proseso dyan. Nagkaroon na ng mas malinaw na pulisiya. At na-establish na at na-strengthen yung mga local disaster risk reduction and management councils. Yun yung two, I suppose, major na interventions. And then, binago din ni SECMAR under his term as SILG, yung dating seal of good housekeeping. Dati kasi, seal of good housekeeping pertains mainly sa efficient use ng pera. Diba? Ngayon, ginawa na natin seal of local governance, and one of the criteria to qualify a particular LGU for an award
of a seal of good local governance is actually yung level of preparedness nila under DRRM. So, talagang nagkaroon ng a greater emphasis on the role of local government, promoting yung capacity ng local governments and communities to respond, na improve yung coordination na mechanism, at ang overarching na strategiya dito, yun ang Project Lease Law, which provides a very, very clear checklist of what to do in ganitong event. So, all of these were innovations na introduced under SECMAR's term as DILG Secretary. May follow-up sana. Go. I have okay a follow-up also okay. After you. Kung Barry, kasi binabasa ko po na sinasabi ng mga tao, isang criticism po kasi kay Sec Rojas, yun nga sabi niyo po na talagang pupunta po siya sa Tacloban, sa mga affected areas, na baka po kasi no, masyado po siyang nagba-micromanage. Okay. So, yun. Ano po yung masasabi niyo siguro tungkol doon? Kasi lalo na magiging presidente nga po siya. Ganito. I suppose pwede tayo magkaroon ng mahabang debate kung ano ba talaga dapat. I think kasi it's ano on yun, people's minds. Nasa different approaches yan to management. Okay. Meron kasi mga nagsasabi, dapat huwag ka na lang magpunta doon sa lugar, Maynila ka na lang, and from Maynila, remote control, ikaw ang magbibigay ng utos. Kasi supposedly, mas advantageous yung position mo dahil wala ka doon sa ground. Yung iba naman tao, sinasabi na better na on the ground, dahil at least on the ground, makikita mo yung situation as it unfolds, mas maiintindihan mo yung nangyayari, you get a better sense of what needs to be done. Si SECMAR has always belonged to the latter school of thought. Ibig sabihin, naniniwala talaga siya na kung ikaw ay leader, ikaw ay manager, hindi pwedeng nandun ka lang sa comfort ng opisina mo ng sa DILG sa Maynila, nagbibigay ka ng utos, tumatanggap ka lang ng mga reports. Better na ikaw mismo ang nandun, not really to micromanage, but to ensure na you get a clearer picture of what is going on. Ano ba talaga ang nangyayari? Ang isang example, Typhoon Ruby. Okay. He was in Eastern Samar, in Borongan. Kasi Borongan was expected to be the town kung saan magla-landfall ang Ruby. Ito ang unang tatamaan. Habang nandun sila, okay, while they were making yung preparations, naka-receive nga ng reports na apparently naglumihis yung bagyo, hindi Borongan ang tatamaan. Ang tatamaan ay Dolores. So dahil nandun siya, diba, and he was on the ground, he was in direct contact with yung mga local government officials, with yung mga regional agency heads, he was able to actually make sure na yung preparations nakapag-shift quickly from Borongan to Dolores. At na-ensure na yung kalsada going to Dolores was kept open para dun sa... No? So, may advantages and disadvantages yung ganong klaseng leadership style, but that's the way that he runs things. He prefers na siya mismo ang nandun. He prefers na siya yung on the ground. And he will stay until matapos. Okay. I suppose we can critique it. At least alam na po natin kung magiging pangulo po siya. Ang sinasabi ko, yun ang kanyang leadership style. Okay, yun yung leadership style. Hands-on, yun lang po yun. On the ground, magsistay hanggang matapos ang problema. Okay. And he has done that not just for Yolanda, not just for Ruby, but also for the Bohol earthquake, okay, also for yung Zamboanga siege. Nandun siya mismo. At yun yung kanyang, and he's most effective pag ganun ang kanyang ginagawa. But sir, do you see that nung changing, no, as if he becomes president, can he actually do that, you know, realistically, to be able to be on the scene at every disaster or before every disaster? And at the same time, his emphasis is empowering the local governments to be able to respond and prepare on their own. But we also realize and know that based on our experience with the different typhoons, the leaders at the local level, are the quality or maybe the outcomes are not as consistent as we desire. Maybe their capability, maybe their leadership, political will is different. How can he as president, no? Kasi hindi naman siya secretary anymore. How can he as president now ensure that at the local level if he's at the top? Okay. Una-una, pag presidente ka na, iba. Sa akin, there will still probably be situations na he will want to be on the ground. Even, about Zamboanga siege, Pinoy was there. At least for the initial, and of course, he didn't stay 2 weeks. Yeah. Kasi obviously, impractical yun. Diba? Same thing with Bohol. Nagpunta rin naman yung presidente doon, etc. But there will be situations na importante you get a ground's eye view, a ground level view of yung ano. And sa akin, hindi ko tatanggalin from him yun. I think that there will still be situations that will warrant him as president going there. But obviously, as president, you will have your own DILG secretary. You will have your own DND secretary, who you will expect to be mostly on top of yung ganyang sitwasyon.
That is why, ina-emphasize ko kanina dun sa earlier question on Project Listo. Yung idea on systems. Yung pag-establish ng malinaw na pulisiya, pag-establish ng malinaw na sistema. Because that is your guarantee. That is your guarantee na yung mga taong nasa ground, yung mga taong nasa LGU, merong malinaw na gabay kung anong gagawin. Hindi mo kailangang may nakatayo doon sa likod nila at tinitingnan lahat ng kanilang ginagawa, pero alam na nila kung ano yung kanilang level of preparation. That is not to say na hindi dapat nandun ang national agencies. Kasi gaya nga ng sabi mo, hindi lahat ng LGUs may resources to actually deal, particularly with very, very strong typhoons or very, very extreme cases ng natural disasters. In that particular case, that is when the national agencies should be prepared to come in. Kaya, very important din yung na-establish na malinaw na coordination. Kailan ba papasok ang national agency? Papaano yung magiging coordination? Papaano yung magiging tulungan ng LGU at ng mga ahensya ng pamahalaan tulad ng DILG or DSWD or DOH or any of the other agencies na mayroong papel na ginagampanan when it comes to disasters. But that's precisely sa tingin ko yung kanyang advantage because he has been there. He has seen firsthand kung ano yung mga naging problema. He has been part of crafting yung mga naging solutions in terms of systems. So I have no doubt that when he is the guy on top, diba, he will be able to actually provide the level of leadership and he will be able to understand, more importantly, what needs to be done when it comes to dealing and responding sa mga ganitong klase. Will he be able to delegate visitation and undoubtedly. Siyempre, meron ka lang secretary noon eh. Of course. Oh, sige po. Sa inyong palagay, may kinalaman ba ang climate change o pagbabago ng klima ng mundo at ang pagkasira ng kalikasan sa mga disaster na posibleng maranasan ng bansa sa hinaharap? Ano ang inyong gagawin tungkol sa mga ito? Ano yung gagawin ni Sec. Rojas? Well, very clear naman that there is actually a correlation between the climate change that we are seeing and, well, among other things, increased emissions ng greenhouse gases. Diba? Yun yung, meron po kasi mga climate deniers. Well, yeah. Pero tingin ko naman the science, or at least the overwhelming majority or consensus among scientists, is that's the correlation. That there is actually a phenomenon called global warming. That this has actually led to a certain extent to the climate change that we are seeing and we're experiencing effects right now. So that's obviously an issue. Well, madami na namang nasimulan under this particular administration. One of which is yung enhanced protection talaga for mga mangrove areas. That's because lumalabas talaga, crucial ang mga mangrove areas, particularly when it comes to prevention ng, well, things like storm surges at mga ganong mga bagay, as well as protection ng environment, of course, through a more green-oriented policy. Right now, there is a policy for alternative energy. The idea being that within the next 20, 30 years, half of our energy needs will actually be provided by alternative energy sources. So, pwede renewables. Po ba kayong mag-commit right now na mag-renewable energy na po tayo? Renewable energy. Sabi alternative energy, hindi renewable. Ayaw natin na alternative lang. Baka pwedeng renewable na po yan. Actually, we have a new renewable energy law and okay. SECMAR is actually fully committed to seeing that implemented. Yung nga sasabi ko, 20 to 30 years ang target for renewable energy, 50% dapat ang makreate. Pwede po natin gawing mas mabilis at mas malaki ang mga commitments. Di po ba? Ayaw ba natin? Yung sinasabi po natin kasi na baka naman, coal-fired power plants, baka pwede na po tayong mapunta no, sa renewable energy sources. Kasi sobrang yaman po ng Pilipinas. You've got solar, biomass, geothermal, wind. We're already second in terms of geothermal production sa buong mundo after Iceland. So kasi nag-invest tayo early on. In terms of solar and wind, well, right now, nag-o-offer na ang DOE ng mga feed-in tariffs. Diba? It's to encourage investment in these forms. Kasi right now, hindi pa talaga economically feasible na magkaroon talaga ng large-scale shift.
But the initial steps are all already being taken. Sa akin naman siguro, wala namang tututol kung tatanungin mo, gusto ba nyo na at some point, eh halos lahat eh renewable. Meron pero eh. Pero the point, may mga kompanya pa rin na tumututol. Well, may 10 coal fire power plants sa ata na pa-plan to be built sa Palawan, may mga ganyan. So, pero yung punto ay ganito eh. Magastos right now ang renewable energy compared to coal and diesel and all that. Yun yung main issue. There is an attempt to address that through yung FIT mechanism and we'll see how that pans out. Pero ang punto ko lang, mahirap na i-decree yan na bukas. Oh, yan na yung hindi solution. Kaya sa akin, week. Realistic yung 20 years. Diba? It's a, meron kang 20-year goal, diba? Within the next 6 years, ito yung achievables natin dyan. Diba? Within the next 6 years, ito yung achievables natin dyan. But kailangan maging realistic din tayo dito. It can't... Kasi kung madali naman mag-commit eh. Sabihin ko dito, hindi, next year, ganito. Eh, hindi naman mangyayari talaga yon. Kailangan natin maging i-balance yung what's a realistic approach between ano yung gusto nating maabot. Sa akin naman, there is a clear commitment that the policies under the Renewable Energy Law will be fully implemented. And part of that is really a gradual shift to renewables as the primary source of energy for yung ating grid. Nagawa yan for geothermal sa Mindanao. Hydro pa rin ang actually pinakamalaking source of electrical energy. So, you know, we should be open to actually encouraging further investment in solar and wind and marami pa yan eh. Thermal differentials sa dagat and so on. And definitely, it's something that we are committed to further studying and implementing in accordance with the policy that we currently have. Uh-huh. I think to be fair, the Aquino administration has been vocal, diba, about its green energy policy. But I think what people are looking for is a more coherent, mm-mm, more well-developed and strategically thought-out plan. Na uh-huh. Ano ba? Kailan ba natin i-phase out yung coal? Mm-hmm. Kailan ipapasok yung ibang alternative sources? Diba? Yeah, Zach, naisip ko lang kasi na kung makita mo rin, no, dito nga sa administration natin, when Aquino really put his foot down sa RH law, sa RH bill that time, he was able to really, bilang presidente, talagang na tumulong siya, no, sa pagpasa ng RH. So, sa mga itong klaseng batas, makita rin natin, yun nga po, dahil kung magiging presidente nga si Ginoong Rojas, na pwede rin po talaga siya bilang presidente magbigay ng ano ba, push, ng pressure, no, that we can really push for these things. So yun lang po yung gusto namin. Kasi syempre, yun po yung isang solusyon, no. Yeah, all right, point, we do have a renewable energy law already yes. in place. Yes, yes, and that's actually being implemented. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Sige. So before we forget, no, how climate change affects all of us, tumungo po tayo sa sector na isa sa siguro sa pinaka-apektado, yung sector na mangingisda. Our next question is a video question. Humingi po tayo ng tanong mula sa mga iba't ibang sektor. Ito po ay galing sa sektor na mangingisda. So panoorin po natin yung video question. Ako po si Lusanto P. Castillo Jr. Nakatira dito sa Barangay Iti, Fisherman's Village, Tacloban City. Ako po ang presidente ng Tacloban Fisher Fox Urban Association. Mula nang magbagyo ang Yolanda, magdadalawang taon na. Itong 40 meters na diniklara ng ating gobyerno, mas lalong nagpahirap sa amin mga mangingisda. Kasi una, na-displace na yung mga bahay namin. Pangalawa, nung ideklara ito ng 40 meters, hindi na kami nakabalik sa amin mga tinitirahan. Ang panawagan namin sa susunod na Pangulo, kung sino man ang maging Pangulo natin na susunod na taon, na sana magkaroon ng pundo sa nasyonal na itong peace and pork resettlement na hinihingi namin, lahat ng mangingisda na naapektuhan dito ng bagyong Yolanda, maibalik sila dito sa malapit lang sa dagat. Ang sabi ng ating gobyerno, hindi na pwede sa 40 meters, pero maraming lupa dito na labas ng 40 meters na pwede matirahan ng peace and pork resettlement. Okay, magandang tanong po yan kasi
although maganda yung intention no, ng batas na bawal tumira within the 40-meter danger zone, it affects yung livelihood ng mga tao. So, how do you balance those different interests? Mm, at ang mga mangingisda natin, ang isa sa pinaka, pinakamahirap na sektor. So, ano nga po ba yung mga polisiya? Okay. No? Hindi ko alam, natetempt kasi kung sagutin as Barry Gutierrez, hindi as... dahil, you can give your example later. Actually, kasi for the last 2 years sa Congress, I've been trying to push for a great, isang specific budget na a lot talaga for fisher folk settlements. Kasi yun talaga yung nakikita naming isang pamamaraan kung saan mababalanse yung need for, una, safe and disaster resilient communities, particularly sa mga mangingisda, but at the same time, napuprotect yung kanilang pangangailangan para magkaroon ng livelihood. So, gusto namin mapondohan ng gobyerno actually yung fisher folk settlement. Besides, it's already in the law. Meron sa fisheries, yung bagong ating fisheries code, na nagtatakda na kailangan talagang mag-establish ang gobyerno ng mga fisher folk settlement. But, you know, ako yun eh. Okay, punta ka spokesperson ulit. Okay. Malinaw yung posisyon ni Secmar dyan sa usapin na yan. He thinks that insofar as danger zones are concerned, diba, hindi lang yan usapin ng pagde-designate based on specific distance. In this case, 40 meters from all coastal areas. Sa kanya, kung nasa danger zone ka, it only means that government or the private sector or whoever is responsible should be able to provide a technological or engineering solution para ma-ensure yung resilience ng community despite being sa isang area na mas prone to, let's say, flooding or storm surges or whatnot. Okay. Kasi hindi naman pwedeng tanggalin mo habang buhay ang mga tao sa coastal area. Talagang source yan ng trabaho. Source yan ng pamumuhay. So, ang kanyang perspective, there should be engineering solutions available. So, sa usapin ng mangingisda, tingin ko, ang magiging direction talaga dyan ay, it's not so much a no-build zone for the 40 meters, but kung pasok ka within that 40-meter zone, there have to be engineering solutions put in place. Meaning, what do you mean by engineering solutions? Kung kailangan mo ng seawall, kung kailangan mo ng structures na mas disaster resilient, mas matibay, mas makaka-withstand ng baha o malakas na hangin, kailangan ma-provide. Okay? Ng mostly through the national government, hopefully, kung kayang through partnerships with the private sector, pero ang importante may ganun. Obviously, hindi tayo pwede bumalik dun sa dating gawi lang, na bahala na, essentially. Kahit saan kayong magtayo, walang standards dyan, walang effort para improve, pero may hanap buhay kayo. Dahil we have seen kung ano yung epekto naman ng ganun. Pag bahala na, ang nangyayari, sako na. Diba? Yun yung, pero, hindi din naman pwedeng ang solusyon, eh, bawal na kayo dyan. Doon na kayo magtrabaho sa gitna ng syudad at wag na kayong mangisda. Eh, hindi din naman pwede yun. So, the idea is, aware of the challenge, aware of yung, sabi nga, the new normal, kailangan we should be able, through technology, through engineering solutions, to come up with a way na yung mga tao doon can continue to stay, but they will be in a better position na, for want of a better word, survive, di ba? Kung sakali mang magkaroon ng ganong klaseng challenge. So, I think that's clear from yung kanyang mga pronouncements on the issue. In this particular case, yung sa 40-meter no-build zone, I'm not too familiar no kung sino po yung naglagay ng batas na yan, but I assume matagal na siyang batas na hindi lang na-implement at the local level. Well, it's a 40-meter no-build zone for forested areas. Hindi lahat eh. Kasi for urban centers, it's 3 meters. Yan yung easement nasa water code. Lakes. So, depende actually kung anong klase yung lupa. Pag urban, 3 meters. Pag agricultural, I think it's 20, 40 yung maximum. Just in this case, no, na here's the law that has to be implemented ng national government na minsan, for whatever reason, hindi na-implement or na naka-carry out na maayos ng local government. If Secretary Mar Rojas is president, how will he be able to reconcile yung issues ng kailangan namin ng livelihood, yung local government hindi nag-implement ng law, and then of course the national government, who will pay for the engineering, seawall for example. How does he balance out all these different interests? Unang-una, yun nga eh, ang sinasabi ko, kung batas yan, kasi sinasabi ko, yung 40 meters hindi naman yan sa lahat eh. Okay.
Ang nangyari po kasi sa Tacloban, parang ginamit po yung 40 meters no build zone para tanggalin po yung mga communities sa coastal areas para hindi na po sila babalik doon. Please correct me if I'm wrong. Pero yun po yun, di ba? Okay, so sinabi po nila na yun, ginamit actually ng government na implement na namin kasi ang tigas na ulo nyo, umalis na kasi kayo dyan kasi dapat may no, 40 meter mo no-build zone. Pero yung issue kasi doon ay, kung mangingisda ka, mamamatay ka kung wala ka sa tubig. I mean, yun talaga yung kabuhayan mo. So, ano po yung magagawa natin? Kasi nga, unang-una, yung 40 meters hindi pwedeng impose across the board. It only applies for certain kinds of land. Tingnan nyo yung water code. May differentiation yan between urban, between agri, between timberland. We agree with you. Pero kasi yung diba, point yun ginamit yun, actually ng administration. So, a point ko lang, doon sa mga areas na talagang yun ang batas, well, wala tayong choice. Kailangan nating either balikan yung batas, i-amend natin, etc. But, for yung mga areas na yung dahilan naman ay hindi actually implementation ng law, but it's just a policy na nilagay in reaction to yung naging ano, yan yung mga areas na pwede nating lagyan ng some kind of engineering solution. Ibig pero sabihin, kung hindi kaya lang bayaran local government, sino magbabayad po nun? Well, ganito yan. Ang options mo, it's either the national government will come in to assist. After all, one of the accomplishments under this current administration has been a tripling of yung capital expenditures for capital outlay from 150 billion in 2010 to over 500 billion 2015, magiging 800 in 2016. So ang point lang, the money is there. Okay? Kayang gawan ng paraan. Another option is, of course, i-involve mo ang private sector. They will come in kasi encouraging the private sector to realize na meron din namang pakinabang in terms of business possibilities, in terms of economic opportunities kung masusuportahan yung mga nangingisda sa ganitong lugar. Kaya nga, nagtutulo kami for fisher folk settlements. Yun yung idea. Kasi the money is there. Kung makakapagtayo ka, you will be able to ensure na safe yan, disaster resilient yung structures, and mabibigyan mo ng trabaho yung mga tao. So these are the, ibig sabihin, lahat dyan, nandyan eh. Nandyan na yung mga possibilities for actually putting it in place. All it needs is actually a determination and the will na gawin. Okay, asahan po namin yun, okay, sir. Checkmark. Ipa-plug-in ko po na, ang alam ko po, galing po kasi ako sa NAPSI. So meron po kaming fish landing sites. Ang sinasabi lang, dapat hindi na po kayo tumira dyan sa coastal areas kasi nga very dangerous. So may resettlement. Pero yung mga areas na yon, fish landing, meaning doon pwedeng gamitin para sa, parang work zone siya. So, baka gusto nyo pong tignan. That's also a possibility. Doon sa mga lugar na... Kasi yung technology, parati na lang iniisip kasi na ang mahal, maraming pera, ganyan-ganyan, wala naman tayong pondo. Pero meron po kasi din mga solusyon na, yes, technical, pero hindi po ganun karaming pondo na kaya. I agree. Hindi dapat kasi tingnan 'yan at ito yung perspective, ito yung isang consistent perspective ni Secmar. As an expense, it's actually an investment. Yes. It's an investment doon sa mga tao, it's an investment doon sa ekonomiya ng lugar, it's an investment doon sa growth natin at development natin as a nation. So you know, it's something that he is very willing to actually take up. Okay. So, ang susunod naman po ng tanong ay magmula sa sektor ng mga bata. Narito po si Norhaina Haron. Galing po siya sa ating audience. Hi, Norhaina. Kasama, of course, si Venus. At meron siyang tanong. Opo. Congressman Gutierrez, magandang hapon ho sa inyo. Magandang hapon po. Mula naman ho sa usapin ng mga bata, ano ho, alam naman ho natin na isa nga sila sa mga talagang na pinaka-apektado kapag ka sa panahon ho ng kalamidad. Kasama ko ho ngayon itong si Norhaina Haron, grade 7 student ho siya ng President Corazon C. Aquino High School. At mula ho siya sa Baseco, Manila. Ito ho, meron ho siyang katanungan para ho kay Ginoong Mar Rojas. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon. Pag may bagyo po, habagat, tsaka po ano, nag-high tide po, lagi pong walang pasok sa klase. 3 days to 5 days po yun. Kasi po yung classroom namin, ginagamit po bilang evacuation center. Bilang lagi pong may nangyayaring disaster,
paano po niyo nasisigurado ang nasisigurado po yung kapakanam ng mga bata at estudyante para tulungan kami at ang aming komunidad na maging handa at ligtas sa mga sakuna. Okay. Hindi, talagang issue talaga yun, lalo na sa mga nag-aaral, dahil nga dito sa ating bansa, ang kalimitan, ang ginagawang evacuation center, yung mga eskwelahan. And obviously, kung nakatira yung mga tao dun sa inyong eskwelahan, eh di walang pasok. Diba? Pero natutuwa ako na isang estudyante ay naghahanap ng pasok at hindi natutuwa pag wala. Okay. So yung anak ko, mas natutuwa yata pag walang pasok. Okay. Okay, that's it. Una, yung mga sistemang nabanggit ko kanina, tulad nung mga checklist na ginagawa sa project listo, ang ultimate intention nun, maging mas mabilis yung haba ng stay ng mga tao. So yung level ng preparation talaga, yung evacuation, yung pagbabalik, yung pag-umaayos, mangyayari pa rin yun, pero ang habo lang natin dito, umikse yung panahon para hindi ganun kalaki ang maging disruption doon sa mga eskwelahan. Pasensya na kayo, talagang sa kasalukuyang sitwasyon, ang mga eskwelahan pa rin ang pinaka-convenient and to a large extent, pinaka-safe na mga lugar na pupuntahan kung sakaaling magkakaroon ng ganyang lugar. So, hindi pwede maging zero talaga yung disruption, pero ang sinisikap natin gawin, at nagawa na sa madaming lugar, yung oras, yung mga araw na mawawala ay mapaikse. Isa yung bagay na importante gawin. In fact, isa sa mga, kung hindi nyo panababalitaan, isa sa mga achievements na pinagmamalaki ng ating Pangulo noong nakaraang kanyang sona, yung pag-close ng classroom gap. Anong ibig sabihin nito? Yung dating hinahabol natin na kulang ng mga classroom, maku-close na by the first quarter of next year. So zero na yung classroom backlog by next year. In fact, kung titingnan mo yung mga natayong classrooms over the past 5 years, mas madami ito kaysa sa mga tinayong classrooms over the past 20 years. Okay, so isa yan sa mga nagawa. At kaya ako binabanggit ito dahil yung mga bagong naitayo, ini-ensure na mga struktura na disaster resilient. Ibig sabihin, hindi matutumba pag binagyo. Pwede talagang magawang evacuation center. Kasi right now, yun talaga yung pulisiyang ating sinusunod. Pero ini-ensure natin na yung sa sistema ng LGU, sa sistema ng mga national government agencies, na mami-minimize yung perwisyo. Hindi ahabot ng 1 linggo, 2 linggo. Isa yon. Pangalawa, binanggit mo, baha eh. Diba? Yun yung problema. Meron ding mga infrastructure solution na sinusubukang implement para mabawasan ang incidence ng baha. Dito sa NCR, meron ng may mga binanggit din si Presidente nung nakaraang zona at itutuloy yung mga ganyan. Kasi obviously, ang gusto nating magawa, particularly for yung mga urban centers na major tulad ng Metro Manila, kung uulan, okay lang na tumaas ang tubig, pero wag naman 1 linggo bago bababa yung tubig. So improvement yan ng drainage, improvement yan nung ating mga nagiging parang flood basin, and to a large extent, apart from infrastructure, enforcement yan ng batas. Madami kasing mga bagong structures, lalo na mga housing developments, hindi sinusunod yung mga nakatakda talagang mga standards, lalo na for drainage. Kaya nangyayari, nagiging mas mahirap yung sitwasyon kapag umuulan dahil walang pupuntahan yung tubig. Hindi mag-drain. So, dalawa yon, infrastructure, enforcement. At parehong bagay yan, tututukan talaga ni SECMAR kapag siya ay mahalal na bilang ating Pangulo. Okay. Okay, Narhaina, okay ba yon? Okay, maraming salamat. May pasok ka na uli. Okay na. Okay, okay. I guess sa puntong ito, baka meron pa po kayong gustong sabihin sa audience natin. Diba? Meron. Ah! Meron ba? Meron ba? May ano pala? Wala. Okay. Yun, baka gusto nyo pong, meron pa po tayong 15 minutes. So, or ba? Basahin ko na lang yung kanyang statement. Meron actually, statement. Meron. Sige po. Okay. We would like that. Okay. Gaya nga ng sinabi ko nung simula, nagpapaumanhin si SECMAR na hindi siya mismo ang nakapunta dito. Tingin ko matutuwa siya kung siya mismo ang magkakaroon ng pagkakataon na sagutin yung mga tanong na
nabanggit kanina at makikita nyo siya mismo para makapagkwento siya sa kanyang mga karanasan. Ako kasi second hand yung experience ko eh. Si Sec Mar, kung ilang bagyo na ang pinuntahan, ilang mga ano, at meron talaga siyang madami mga kwento. Yung sa akin, second hand na lang. Yung mga kinuwento niya sa akin, kinukwento ko ngayon sa inyo. Pero bagamat ganun ang naging sitwasyon, hindi siya nagsosorry na hindi siya makapunta, nagpadala siya ng isang statement ngayong hapon at ni-request niya na ako na lang daw ang magbasa bilang kanyang kinatawan. So, ito po, babasahin ko po. Magandang araw po sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong paanyaya na makakasama ako sa inyong event ngayon. I congratulate Oxfam for its initiative in organizing this and helping serve as a venue to create awareness of disaster risk reduction, management, and climate change adaptation. Sa daang matuwid, kayo ang boss at kasama dito ang paghahanda at paggawa ng paraan para masiguro ang inyong kaligtasan kung dumating ang sakuna. Hindi natin pwedeng ipagpatuloy ang dating gawi na bara-bara at pachamba-chambang pagtugon sa mga bagyo na alam naman nating darating. Maraming nagsasabing sanay na ang Pilipino sa bagyo, pero hindi sapat yung sanay. Dapat handa. Yan ang prinsipyo na pinairal natin sa pamahalaan at isinakatuparan natin sa DILG nung ako'y naglilingkod doon bilang sekretary. Sa pamamagitan ng masusing pag-aaral, nakita natin ang mga hakbang na dapat magawa, mga kagamitan na kailangan, mga kasanayan na dapat alam para tayo ay maging handa. Ang produkto nito ay yung Project Listo. Gaya ng nabanggit kanina sa Q&A, isa itong minimum preparedness checklist kung saan malalaman ng mga local chief executives ang dapat gawin bago pa man dumating ang bagyo. Para itong checklist ng mga piloto bago mag-take off sa eroplano. Alam na nila ang gagawin pero hindi masama na may checklist para siguradong walang makakalimutan. Bukod dito, sa panahon ng sakuna, maraming kailangang isipin, maraming kailangang gawin. Dapat maiwasan ang mga pagkakamali dahil buhay ang nakataya. Despite all this, I want to emphasize, di pa tapos ang Project Listo. It is continuously improved and updated as we experience more storms. The idea is there is always room for improvement when lives and livelihood are at stake. Lahat ng kayang iwasan, iwasan hanggat maaari. Gusto ko rin po sanang hingin ang kooperasyon ng lahat sa mga proyekto at programa na may kinalaman sa DRRM. Makinig tayo sa ating mga opisyal, magtiwala po kayo. Kung tayo ay magkakaisa, walang bagay na hindi natin kayang lampasan. Hindi na po ako magtatagal, gusto ko po magpasalamat sa inyong pag-intindi, pakikinig at pagkukusa para masiguradong mananatiling listo ang sambayan ng Pilipino. Maraming salamat po. So yun po yung kanyang mensahe. Kita naman po nyo na malinaw na malinaw ang commitment ni Sec Mar dito po sa issue ng DRRM at climate change. Buhat ito pong commitment na to, hindi lang po commitment na lumutang nung eleksyon, hindi lang po ito commitment na lutang, ito po ay isang commitment na nakabatay dun sa kanyang naging kakanasan, yung mismong personal niyang nakita nung siya ay nagpupunta sa mga lugar kung saan nagkaroon ng bagyo. Yung trabaho na ginawa niya bilang kalihim ng DILG at vice chairman ng NDRRMC. At maaasahan po natin na kung siya po ay mahahalal na Pangulo, ito pong ganitong klaseng commitment, ito pong ganitong klaseng karanasan, ito pong ganitong klaseng pagkakaroon ng malinaw na kaalaman tungkol po sa isyong ito ay dadalhin po niya para ma-ensure na tayo po ay maging handa dito po nga sa new normal na binabanggit. At ang pangunahing kanyang sisikapin lagi ay maprotektahan ang buhay at kabuhayan ng ating mga kababayan sa kabila po ng mga bagong hamon na inaharap natin sa climate change at mas matitinding mga natural na mga calamity. So maraming salamat po sa pagkakataong ito, sa imbitasyon ngayong hapon. Sana po na liwanagan tayong lahat doon po sa plataforma ukol sa DRRM ng ating pong butihing kalihim na si Mar Rojas. At salamat din po personal mula sa akin. Marami po sa mga bahagi ng audience ay mga nakatrabaho ko na po sa nakaraan. At umaasa po kayo, nabanggit po kanina, ito personal ng plugging ha, sorry ha. Hindi na po smoke plugging. Ano. Nabanggit po kanina yung iba't ibang mga batas, na panukalang batas, na sinusulong po namin sa Kongreso ngayon.
Kasama po dito yung isa po siguro magiging interesado yung ating kasamang kabataan na kanina, yung pong pag-involve ng youth sa disaster preparedness. Kasama po dito yung internally displaced persons bill na hinihintay na lang po yung counterpart sa Senado. Kasama din po dito yung National Land Use and Management Act. At umaasa po ako na lahat po kayo dito, advocates ng DRRM, advocates para sa kalikasan, sana po ay maasahan ko po ang inyong patuloy na suporta dito po sa pagsulong ng ganitong klasing mga panukalang batas at ganitong klasing mga pulisiya na sinisika pong lalong pagtibayin ang proteksyon para sa ating kalikasan at kinaklaro ang mga pulisiya para tayo ay makatugunang maayos sa climate change. So maraming salamat din sa inyong dalawa at sa inyong pong lahat. Magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat, Congressman Gutierrez. At salamat din po kay Secmar, pakialala po yung aming pagsasalamat. Ngayon, nais po tawagin namin ang Executive Director ng Citizens Disaster Response Center, si Binibining Suyin Hamoralin, upang ibigay ang ating token of appreciation kay Congressman Gutierrez. Dito po tayo, sir. Typhoon Glenda, known internationally as Ramasun, Typhoon Glenda.